umuwi si Jill sa kanilang bahay at nakita niya ang nanay ni David na nakaupo sa sopa. Nay, kanina pa pa po kayo nandyan? Kani-kanina pa. Pinagbantay ako ni David sa anak ninyo. Gio? Nak? Lumabas saglit kasama mga kaibigan. Sakto at gusto kitang makausap ng sarilinan. Kailangan mo ba talaga gawin yun, Jill? Nilagay mo sa alanganin si David. Ang buong pamilya ninyo. Pwede nyo naman pag-usapan ni David yun, di ba? Ilang beses ko po siya binigyan ng pagkakataon ay nagpadala ka sa galit. Kilalang pamilya ang mga Lucero, Jill. Hindi mo ba naisip kung ano maging epekto na sa atin lahat? Ikaw na mismo ang sumira ng lahat-lahat. Anak nyo ho ang nakabuntis. Siya ang nangaliwa. Hindi siya nangaliwa kung wala kang pagkukulang sa kanya. Sa tingin mo ba hindi nahirapan si David makisama sa'yo? Lagi na lang ikaw, magaling ikaw, ang may mataas na posisyon. Niwala ka ng oras para sa kanila, hindi ba? Yun din ba ang sinasabi niyo sa sarili niyo noon? Na kayo ang may kasalanan kaya iniwan kayo ng asawa niyo, Nay? Sinuportahan ko si David simula sa umpisa. Nagdoble kayod ako dahil nakikita ko walang pupuntahan na negosyo niya. At kahit gaano ako kabisi sa trabaho, hindi ako nagkulang ng oras sa anak ko at sa kanya. Iniwan ko buhay ko sa Maynila para sa kanya. Dahil yun ang gusto niya. Sabihin mo sa akin, kulang pa ba? Kasalanan ko pa rin ba? Dalawang beses ko siyang tinanong at pinaamin. Kung sinabi niya lang sa akin ang totoo, tatanggapin ko uli siya. Dahil ganun ko siya kamahal. Pero wala eh. Mas pinili niya magsinungaling at lokohin ako. Wala na magagawa para may salba ang pamilya namin. Pagod na ako. Ang anak nyo ang sumira sa pamilya namin.